Kinagabihan, dito kami kumain sa Matam-i dahil authentic Kapampangan cuisine daw ang ino-offer nila dito. Siyempre, hindi natin papalampasin yan kahit inabutan na kami ng napakalakas na ulan. Sa dami ng nasa menu nila, hindi namin alam kung ano o-orderin namin. Alam mo yung parang gusto mong itry lahat? Sa drinks naman, ang in-order namin ay mango shake, tapos para kay Grey Grey naman ay watermelon shake. Alam nyo, nahihilig si Grey Grey sa watermelon shake. Nung nasa Aqua Planet kami, yan din ang in-order niya. Maya-maya lang ay dumating na yung mga in-order namin at nagulat kami na ang lalaki ng mga serving. Buti na lang din talaga at tatlong klaseng ulam lang ang in-order namin. Isang tortang talong, isang dinuguan at isang kare-kare. Hindi rin naman kasi kami nagtanong kung pang ilang tao ba yung ulam nila. Ang cute din pala kasi yung kanin nila nakabalot sa dahon ng saging. Naalala ko tuloy yung puso, pero syempre iba naman yung puso. Alam nyo, hindi talaga ako mahilig sa kare-kare. Kahit tanong nyo pa yung buong pamilya ko, hindi ako masyadong kumakain yan. Pero nung natikman ko tong kare-kare nila dito, in fairness, nagustuhan ko siya. Parang gusto ko pa nga mag-extra rice eh. Ewan ko ba kung ano mang meron dito sa mga pagkain nila. Maski si Grey Grey na hindi kumakain ng tortang talong, ayan tingnan nyo, ang dami niyang nakain. Ayaw pa ngang magpa-istorbo, sinusubuan pa siya ni Daddy Gerard pero si Grey Grey na daw susubo ng kanin niya. Pagkatapos namin kumain ay umuwi na rin naman kami agad sa hotel. Kinabukasan, maaga kaming gumising at dumiretso na kami sa breakfast buffet. Yummy! What are you eating? Cereal. Oh, it's yummy. Yes. Thank you. Eat. Hindi na nga dapat ako magvi-video nito kasi wala naman na kaming ganap ng araw na to. Pero vinidyohan ko na lang din yung mga pagkain kasi iba sila dun sa kahapon. Konti nga lang ang mga kumakain ng araw na to, siguro kasi Monday na at yung iba ay nag-checkout na kahapon. Pagkatapos namin kumain, bumalik na din kami sa kwarto at nag-asikaso ng mga gamit namin dahil mag-checkout na rin kami nito. Actually, maaga kami nag-checkout nito kasi meron pa kaming dadaanan bago kami umuwi. At hinahabol namin na bago mag-lunchtime ay makarating kami doon kasi baka mag-lunch break sila at hindi nila kami ma-accommodate. Meron lang kaming kailangan asikasuhin at hindi ko na muna siguro sasabihin sa inyo kung ano yon, siguro kapag final na. So ito na nga ang napakakalat na playroom ni Grey Grey at oras na para ayusin natin to. O diba, nanonood na nga lang kayo na damay pa kayo sa paglilinis. Inuna ko na tong kitchen set ni Grey Grey dahil ito talaga yung madaming kailangan ayusin. Dati excited pa ako na mapuno to, yung magkaroon siya ng mga kaldero, kawali, mga sandok, yung mga cooking utensils, ganyan. Tapos bumili pa ako nitong mga acrylic organizers para sa mga pagkain sa kitchen set niya. Gusto ko nga rin ang ganyan pang organize sa ref namin kaso dahil medyo may kamahalan, hindi ko mabili-bili. Pero yung kitchen set niya, aba ayan, meron, kumpleto pa yan. Next naman, kinabit ko tong mga wall charts dito sa isang side ng kwarto. Noong una nga, alangan pa ako sa mga charts na to kasi feeling ko hindi papansinin ni Grey Grey. Dati kasi yung mga flashcards niya parang wala lang siyang pake. Pero siguro nasa age na siya na gusto na talaga niyang matuto kaya minsan siya na yung nagyayaya sa akin dito. Ito nga pala yung pinandikit ko sa mga wall charts para lang siyang clay or bubble gum ganyan. Maganda to kasi madikit siya pero hindi madadamage yung pintura ng dingding nyo. Dinikit ko lang siya sa bawat corner ng flashcards tapos ayun na, didikit mo lang siya sa dingding. Tapos kung tatanggalin nyo na, madali lang din siyang tanggalin, hindi pa masisira yung pintura nyo. Magto-toy rotation na rin ako ng mga laruan at mga libro kaya nilabas ko na sila dito sa drawer. Ilang beses ko na atang nabanggit sa mga dati naming video na sobrang helpful talaga ng toy rotation. Ginagawa ko to para hindi nakalabas lahat ng mga libro at mga laruan. Unang-una, hindi naman malaki yung space namin dito at pangalawa, ang hirap ayusin at linisin kapag nakalabas lahat ng libro at mga laruan. Tapos hindi naman niya lalaruin yan lahat ng sabay-sabay at may tendency pa na madali siyang magsasawa dun sa laruan niya. Kapag nagto-toy rotation kami, lagi siyang excited sa mga nilalabas kong laruan. Kasi diba, ang tagal niyang hindi nakita, so parang bago yung feeling. Kaya yun, magkakaroon siya ng interest na laruin yon. Habang nag-aayos ako ng trolley niya, nakita ni Grey Grey yung mga paint niya, kaya sabi niya gusto daw niyang magpainting. At para pumirmi siya at hindi manggulo sa ginagawa ko, ayan, pinagbigyan ko na siya. Kesa naman magkalat siya habang ako ay nag-aayos, hindi talaga tayo matatapos niyan.
Charot. Mahilig talaga yan si Gregory mag-paint kahit sa play school niya. Kapag ganyan yung activity, nako, focus na focus talaga siya. Kaya sulit talaga yung pag-introduce ko sa kanya sa painting. At buti na lang, meron ako nakitang mga murang art materials online. Habang busy siya dyan, eh syempre ako, tinuloy ko na tong pag-aayos ko dito. Ito yung mga karton na talaga nagpaparami ng tambak namin kasi medyo mahirap talagang i-let go yan. Malapit na akong matapos, konting walis-walis na lang at map, pero etong si Gregory ay busy at focus pa rin siya doon sa pagpe-painting niya. Sinasabi ko sa inyo, kapag talaga binibigyan ko yan ng paint at brush, nagkakaroon ako ng me time ng mga ilang minuto. Nung pinasok ko na iba pang mga malalaking gamit dito, eh nakita ako ni Gregory at sabi niya tutulungan daw niya akong maglinis. Isa din yan sa mga gustong gawin ni Gregory, siguro kasi lagi niyang nakikita sa akin. Kapag naglilinis ako, eh manghihingi din niya ng wipes kasi gusto din daw niyang maglinis. And finally, ayan na sa wakas, nailipat ko na rin yung play area ni Gregory dito sa kabilang kwarto. Pero sure ako na wala pang 5 minutes, eh makalat na naman dito sa kwarto na to.